panganim ng mga gulay para po alagaan. So, pasok po tayo dito sa kanyang garden. Laki ng ano, so, no? Ayan. Garden? Dito po, dami mga tanim, mga kalinga po. Masipag ka lang dapat, no? Mabubuhay ka eh. Masipag ka eh. Yan po si Tatay Miguel. Mabuti po at nakita po natin. Tay! Magandang tanghali po. Kumusta po kayo? Dito po kayo, nag-ano? Naayos niyo po. Ah, sitaw. Kaya pala maraming mga parang kawakawayan, no? Si gagapang ata yung sitaw. At dito, no, talagang si Ruel, talagang hindi mo mapapaawat pala to. Kahit sa bundok eh, at sa mga bukid, talagang nagpupunta siya, no? Eh, ngayon, ano po, bagyo po. Ah, may bagyo po. Po dito. Kumusta naman po kayo dito? Ayos naman. Ayan po. Kumusta alright po yung ano tayo, yung karamdaman niyo po? Ayun, ayos na, maayos naman ako. Ah, gumagaling na. Anong ayos hininom mo na gamot? Langis lang ba? Para langis? Ah, pinupunasan mo lang. Oo, oh, langis. Tay, pwede po tayong pupunta sa bahay niyo po? Pwede. Andito yung apo mo din, mga apo mo. Yung langis na yan eh, naniniwala din ako kahit panahon pa ni Kristo talaga yung mga langis noon ginagamit talaga sa pagpagagamot, no? Lalo sa mga ano, sa muscle pain, di ba? So, anyway, tuloy natin 'to. Dito. So, si Mrs. andito din po. Ayun diyan. Mm-hmm. Grabe. So, ayun po yung sitaw niya, mga kalinga. So, ayun po, mabuti at nakita po natin. Galang ah, tuloy na nga dito, guys. May napansin ako dun. So, ayun po, mabuti. Yun, no, kasi may babae dun sa dulo, no? Sino to? Baka si Rachel yun, no? Pero napansin ko lang, oh. Saka grabe pala yung damit ni tatay dito, oh. Gita nyo, guys, no? Aircool, tawag naman yun, aircool. Anyway, tuloy natin, no? Makikita mo talaga yung, ano, yung itsura ng kahirapan dito kay tatay. Ang suot pa niya yung t-shirt ng politiko, no? Yung during election, di ba? Anyway, tuloy natin to, guys. At nakita po natin. Naabutan po natin si tatay. Wala po kayong trabaho ngayon? Kasi maulan, delikado. Aputik yan. Maulan nga po, mga kalimpi. Ayan po yung mga tanim po niyo. Ano to ah? Malalaki na. Kamatis oh. So, kamatis ba yung talong? Nung pagbalik po namin dito, tay, nagtrabaho daw po kayo. Sa kamatis, tama. Saan po kayo nag-ano po nun? Sa Mercedes. Mercedes. Anong ginagawa niyo po doon? Bahay, nag-asintada. Nag-asintada. Mm-hmm. So ngayon po, tapos na po yung bahay? Hindi pa, mabili. Pero nagtatrabaho pa din po kayo doon? Pag mainit na. Pero yung anak mo, nagtrabaho po ngayon? Oh, ay, hindi. Ay, hindi. So pinahinto muna kayo ngayon sa pagtatrabaho kasi maulan. Maulan. Sabi yung mga apo mo tayo iba? Ayan, dyan sa loob. Sa loob lahat kasi maulan. Ayan. Oo nga po. Si ano din, yung anak mo, yung nag-aalaga sa inyo. Andito din po. Ayan. Tay, kumusta pala si Mrs. po? Ayan, maayos-ayos naman. Kasi daw, noong pumunta ako dito, nung gabi nun, inatake daw siya. Bali, balak niyo daw na dalhin sa hospital yun. Ang nga niya, lahat ko, isakay yung anak ko sa motor. Ayan, yung nabi, idalhin niyo siya. Para mapatingnan. Oo, mapacheck up. Ano pala yung dinaramdam po niya, tay? Nalulula, tapos sakit ang sikmura. Oo. Oh. Hindi kaya yan sa ano? Yung, limbawa sa, yung sa loob ng sikmura, yung tawag doon. Parang ulcer, no? O kaya acidic talaga siya. Masakit daw kapag kumakain siya. Maaaring acidic yung chemical reactions, no? Especially pag kumain pa siya ng acidic foods like mangga, maaaring maka-affect yun. Pero hindi ako doctor, guys, ha? Pero yun yung hinala ko. Maaaring acidic or meron siyang ulcer. Pero pagkakaalam ko, pag may ulcer ka, ano eh, inom ka ng juice ng repolyo, effective. Search niyo ako, guys, ha? Hindi ko sinasabi maniwala eh, pero yun yung nabasa ko, lalo pag may ulcer ka. At the same time, dito talaga maawa ka, no? Pero yun mo, simple yung sakit na siya, hindi nila mapagamot, no? Nadamdam niya yung kain. Kaunti lang yung kain niya.
Pero yung mata po niya malabo na talaga yung paningin. Oh, isa. So, ngayon po, hindi pa siya nakapunta sa hospital? Hindi pa. Bawa, ano? Pero may mga plano po yung mga anak niyo. Oh. Or sabi nila na balak po niyang ipatingnan po, mapacheck up si nanay. Ilang taon na po si nanay? 63 po. 63? Sige tayo, dito tayo sa bahay niyo po. Tandaan na rin, no? Ulan po. 63? So, ito po yung kanilang tirahan, mga kalingap. Kaya nga po. Ang cute ng ano, no? Sabitan, eh, no? Talagang ganiting pagkakalagay ng tsinelas. Ang cute lang, eh, no? Probinsya. Kahit bagyo po, mga kalingap, no? Pumunta po kami dito. Bumisita po kami. Nay, good afternoon po. Ato si nanay. Tanghali po sa inyong lahat kahit maulan po. Ako po si Roel. Bumisita po sa inyo noon. Kamusta po kayo? Sakit, no? Na ano na po kayo? Napacheck up pa? Hindi pa. Kamusta po yung karamdaman nyo ngayon? Hindi pa ako makapag-ano. Wala pa nang bagayan. Pero tinignan ko si nanay, maganda siya ng bata. Eh, no? Maganda yung ilong niya, guys. Saka yung mata. No? Maganda si nanay ng kabataan. Eh. Ganun pa rin. Ganun pa rin po. So, ngayon po, ano po, may mga iniinom po kayong gamot? Ano lang, mga herbal-herbal lang. Herbal-herbal, ano? Parehas kayo ni tatay. Kasi hindi ako masyadong nakakaano ng mga gamot na hindi mo galing sa butika, na hinayang ano ko. Ay, grabe, hindi. Sakit yung dibdib ko. Ah. Hindi mo Ano yung nagpapahalpitate pag umiinom siya ng mga ganong gamot, no? So, herbal, ano? O, herbal okay naman, eh, no? Pero syempre iba pa rin yung anyway, hindi kasi ako doctor, guys, eh, pero syempre iba pa rin yung gamot talaga, no? Specify dun sa sakit mismo. Pero kasi hindi sila pagpatingin sa doctor, eh, no? Pero sa ngayon po, ano pong iniinom niyo po? Yung mga luya. Ganyan, herbal. Luya, oh. Pero sa ngayon po, ano pong nararamdaman niyo po? Hindi naman po kayo nalulula, nahihilo. Ay, panghilo, pag ano, nahilo ako. Meron akong yung tabletas, bagang maliit na ano. Yan po ang iniinom nyo? Ah, may tabletas. Na ano naman, natatanggal na naman. Sa kita po ni tatay sa pagkakarpeter. Hirap pa, no? Ay, ano po yun? Arawan po. Isang beses na ganun. Ay, isang beses. Hindi na katingayan, hindi na nag-uli. Siya nga, nung pumunta kami dito, nagtrabaho daw si tatay, no? So, isang beses lang siya nakatrabaho doon? Isang beses so, lang. So, ano pagdating po? Dito, intiro ng pangakti ng intiro yan. May parental so, na. Balak talaga niya magtrabaho kahit anong trabaho yan. Basta't makaka-suporta sa inyo sa pangaraw-araw. Dating trabaho niya yan. Yung pagkarpintero. Pero sa edad ni tatay, grabe, guys, no? May actually ang hirap din kunin yan, eh. Kasi mga malalo pag karpintero, no? Pero pwede pa naman si tatay, kaya lang talagang minsan hindi mo rin mapigilan kasi matanda na, tapos hindi mo mapigilan magtrabaho dahil kailangan yung pera, no? Kasi noon nalala ko nung maputol ko. Noon kasi nung nagtatrabaho, may nangontrata tatay ko ng bahay papagawa. Meron misa pumapasok talaga sa amin. May edad na. No, talagang kinukuha pa rin talaga ng tatay ko kasi nakakaawa. Totoo 'yun, guys, nakakaawa dahil wala talagang pangsaing. Kahit pang bigas man lang talaga. Yun ang gusto ng mga 'yan, eh. Syempre, wala rin naman tatanggap sa kanila na malaking sahod, 'di ba? That's why kahit matanda ka na, talagang kailangan mo pa rin magbanat ng buto. Tapos ang construction pa, no? Nakakabilib lang. So ngayon wala na kasi ano, tandaan na po, tapos dati sa Cavite na ano yan, nagkakarpintero yan. Kaya ang ganda katawan ni tatay, eh. Hindi pwede maglaot, no? Ngayon. No? Ganda katawan niya, eh. Kasi yun nga, bagyo, malakas yung dagat. So ngayon po, ano pong, saan po kayo mag kuha ng hihingi po ng pang-ano niyo dito, pangkain. Po, pagkain po. Kakuha na lang baga, kahit pag wala na pilit din naghahanap. Galing. Walang mga pag-anuhan. Pero yung mga... Pag wala na talaga, sabi ni nanay, pilit na naghahanap. Di ba? Talaga, eh.
Ganun talaga sa buhay talaga, no? Pag talagang walang-wala ka, talaga maghahanap ka. Anak niyo po na bibigay naman minsan. Nabigay niyo yung pagkaka, inaayin naman kami pag talagang... Walang-wala na talaga. Nahirap namang asahan namin, siyempre may pamilya din. Kaya, ah, totoo. Yung anong kayang ibigay lang. Kakadudyong-dudyong din naman yung tita niya. Kumusta ka? Stringy. Yun po. Dati pa rin. Ganun pa rin, pero kumusta naman yung paa mo? Hindi na... Okay na po, may papatong-patong. Hindi na po masyado na. Pero yung gatas, nainom mo yun? O bumili ka ng bago? Nainom ko po yun. Ah, yung nadala namin noon? Kaming dalawa po ni Lula. Ah, kayong dalawa? Pero... Ano kayong magandang gatas? Alam niyo? Sinabi na sa akin ni Mama, kalimutan ko. Anlin, hindi. Anlin, no? Para sa matanda. Anlin, no? Para sa mga matanda. So, baka, ano? Mahal din nga yun. Kaya lang. Oo nga po. So, ano? Patuloy pa rin yung pag-aaral mo? Patuloy pa rin, pag-mo-module po. Pag-mo-module, sino yung kumukuha doon? Pupunta po yung teacher dito po sa amin. Ah, pupunta dito? Pinapadala na lang po sa pinsan. Oo. Oh. Pag pala yung paaralan mo? Diyan lang po sa Pablo po. Sa Pablo? Diyan lang. Pero ano pa rin, pero patuloy naman yung ano mo? Patuloy naman. Yung pag-aaral mo doon. Kahit nandito ka na sa bahay. So, anong masasabi mo sa lolo mo na... Talagang kahit anong trabaho, pinapasukan niya. Sipag po talaga siya. Sipag nga. Sobrang sipag po. At sipag karpintero, kahit may edad na siya. Ang daming alam na trabaho yun. Pangingisda, karpintero. Ang galing yan, no? Pangingisad ka po. Pangingisda, pagtatanim, ano? Ayos, ah. Ano-ano lang, basta may kita. Tingnan, kinakaawaanan niya. Basta ka. Hindi nagkakasakit. Oh, buti nga ano nga, hindi nagkakasakit mo na yung bagay yun. Madun anak ko, doon ka na mag-iisa. Ang tagal-tagal mo naman. Ang batak sa trabaho, ano? Tanda na yan guys, pero kahit naming katawan, ang lakas oh. Sipag eh. Ngayon tayo, hindi na po kumakati. Nakati pa rin, mapula pa. Ano yan? Nipis na yung balat ni tatay, may edad na eh. Tapos? Meron po siyang mga yung langis na pinapahid. Yun po ang nakakatanggal nun. Pero sa loob po, di na po makati tayo. Meron pa rin. Pero meron po kayong iniinom na gamot? Wala. Wala po kayong iniinom. So andito po ngayon mga kalingap, si Erica. Kakaligo lang po mga... Ah, ito si Erica, ano? Kalingap po. So, maputi si Erica eh, no? Ay, may plano pala si Erica na magtrabaho daw sa Maynila. Plano pa lang po. Nag-iisip pa lang. Nag-iisip pa lang. Kasi ang hirap naman baka kung... Ano pong masasabi niyo po na... Oo nga po. Kasi iniisip din po na yung... No? Parang naawa ko sa kalagayan din ni Erica, no? Nakakaawa din pala, no? Ito, sitwasyon, no? Tindi ng sitwasyon? Hirap. Ano po, mapayag po kayo na eh. Sobra. Eh, kasi... No wonder, no, kung kanino nagmana ng yung lalaki, ito, apo nilang lalaki, may tsura din eh, no? Ito si Erica, no? So, parang nakita ko, nagmana dito sa lola. Yung lola, maganda eh. Lang kami, hanggat maaari, gusto ko na ito muna sa dito. Dito muna, kasi... Kasi wala kami masyadong... Walang masyadong... Ano dito, mag-asikaso sa inyo. Mag-asikaso. Lalo na't may edad na po kayong dalawa ni tatay. Ano na lang, kung halimbawa, siyempre ba, hindi naman natin kayang ano. So, ayun. Dito yung mga kasamahan ko ngayon ay si Kalingap Dan. Ayun po. Oh, si Dan pa nandito. Si Juan TV Vlogs. Tsaka si Kuya Alex Librada. So, ngayon, hihingin natin yung kanilang ano yung masasabi natin si una si Mr. Pogi. Mr. Pogi. Dito ka. Dito ka sa ano, tabi ni ano. Kasi magaling tong magpayo si Kuya Juan, no, para sa ano
Kasi ngayon nagdadalawang isip pa yun si Erica, no, kung pupunta ba ng Manila para magtrabaho tsaka mag-aral o dito, kasi marami ding pwedeng gawing opportunities dito. Meron kaming isang vlogger din, si Kuya David Vlog. Sabi niya na yung isang school doon, bali, pagmamayari ng pamilya niya. And then kung senior high ka is wala ka ng babayaran, di ba bro? Sige bro, anong ipapayo mo kay Erica? Kay Erica po, mga Kalingap, ay kung yun naman sa Metro Manila, magtatrabaho ka ba doon? Pero gusto ko mag-aral. Trabaho siya, aral. Pero dahil po nandito ngayon si isang aming kasama nga, si Paul David, na, na libre yung school doon. Tama ba doon? Oo, libre. Kasi may voucher yan kung senior high ka. So yung allowance naman, eh nandito naman din yung mga Kalingap partners, kaya ni Toloro eh. Yan, tutulong sa'yo. Kaya mas maganda siguro, dito ko muna mag-aral, at para sa, pagkatapos mo sa akin mag-trabaho. Di ba? Yun lang tol, may matakayo ka lang. Garo ka muna, bago mag-trabaho. No. Saan magpuyo? Sa ano yun? Sa Magang. Sa Magang Daet. Lang kasi yun, sa kanila, kina Kuya David, talagang naghahanap pa sila ng mga estudyante o mga scholar nila. So isa ka sa naano namin na makasama din sa scholar. So malaking opportunity yung para sa'yo. Para ipagpatuloy mo yung pangalan. Naimbaga yun, ha? Lang, ayun. Salamat, Roy. Salamat din sa payo niya, no? Ni Kuya Juan TV Vlogs. Sige po. Di nyo po alam mga Kalingap. Yan si ano siya, Mr. Pogi 2023 yan. Kailangan ba ako tol eh? Kasi sana all. Mr. Pogi 2023, ha? Abahan ka. Oo. Ay, balita ko si Erica ay, yun nga, may title din ito ay. Di ba? Merong ano? Oo, so bagay kayo. Abangan nyo po yung vlog po ulit. Panoorin nyo yung vlog niya na ni Togarel, di ba? Ako na yung title po ni Erica. So ako may title Mr. Pogi, maniniwala ka ba? Buti na lang malabo mata ni Erica. Ito po yan. Natalo ako si natalo daw Ian, si Edu. Ah, Mr. Ed. Pogi talaga yan. Got si Ian, yan yung mga pinakamalakas na K-boys. K-boys. Nandaman nga talaga ako sa ano rin, sa ganda rin ni Erica. Oo. Oh. Namang kasi sa kanyang ano din, sa kanyang dedikasyon na makapag-suporta, at the same time, makapag-aral, no, talagang... Kaya, yeah, pagpatuloy mo lang kung ano yung pangarap mo, tuloy mo lang yung goal mo sa buhay. Siyempre, mag-pray ka sa Panginoon na matupad mo yung mabuhay. Yun lang, Erica, mag-aral ka mabuti. Kinakabahan pa rin ako. Kinakabahan siya, insan. Iba na yun, ah. Ibang kaba yun, ah. Lagot ka kay Casey. Ha? Lagot mo kay Casey. Lagot ka kay Casey. Sino yung Casey? Panlakatabi kasi ako yung mga okay lang ka ba, huwag lang makuryente, no? Hinanga ang kuryente kasi napanood lang namin siya kay Toloro, napanood kita eh. So nasama ko dito. Anong masasabi mo sa personal mo nang nakita si Erica? Sobrang ganda. Oh. Ano masasabi niyo Erica na nakita mo ang Mr. Pogi ng Kalingap? Ano po, surprise mo. Na-surprise ha? Hindi sa Manila. Ang tindi, ano? Na-surprise. Sana all. Joke lang. Wala, speechless siya. Speechless pa rin siya. Nakuha niyo yung ganda sa lola niya. Ganda ng lola niya. Salamat, tol. Salamat. Ayan. Thank you kay, ano, kay Juan. Juan TV. Si Kuya Alex kasi ano, isa dito sa mga payong ano, ay grabe matanda ganyan. Ay, ibibigay natin magandang advice no, para sa mga ganitong mga kabataan. Ito yung ano, yung kapag daw ni Tekla ano, ngayon ko nalaman si Kuya Alex na last magpatawa sa K-Boys. Makapagtapos so, ano ba ang priority mo sa ano mo Erica? Yung makatulong. Yes, true. So para maiahon yung kahirapan, kailangan natin i-priority yung pag-aaral. Kasi kung trabaho ang isipin mo, maantala yung pag-aaral. So ito, napakagandang oportunidad na i-offer sa'yo ng ni Ruel Ugmalalag. Kasi si David. Si David ba? David Lux. Oh, David Lux. Naghanap sila ng scholar, grade 11, libre. Oh, malayang bagay yan. Ano na lang doon is yung daily.
daily expenses. Allowance, o, expenses. Pamasahe, gano'n. Malaking chance yan na makapag-ano kayo, makapag-aral ka ng maayos na hindi ka mabibigatan sa gastusin. So, yan po yung pagkakataon na hindi dapat sayangin. So, yun ang masasabi ko na kung ano man yung mga magagandang oportunidad, ay kailangan i-grab mo kasi yun yung way na maiahon mo yung pamilya mo sa kahirapan. Grade 11, no? Grade 11. So, ilang taon na lang. Ang alam ko po, pagkatapos nitong taon na to, eh, mawawala na yung K-12. Yun ang babalik nila ulit. Pag-stick mo sa susunod, college ka na. Di ba? Oh, so, dapat ngayon, ngayon pa lang, focus mo na siya sa school, no? Kasi sayang din yung pag-aaral talaga ang priority mo. So, kung tulong naman, no? Kung tulong naman siguro sa Team Kalingap, eh, ang tulong naman ng Team Kalingap ay hindi pansamantala. Hanggat may pang tutulong ng Team Kalingap, tuloy-tuloy pa. Financial. Okay, ano? Iba pa. Iba pang klase ng tulong. So, para sa akin, yung masasabi ko, i-priority mo yung pag-aaral. Kasi, minsan lang yan, o bihira lang. Good, good advice yun, ha? Alright. So, maganda yan, no? Ang ano nila. So, i-grab mo yan. Para sa kinabukasan mo rin yan. Hindi lang naman para sa sarili mo, kundi para rin sa pamilya mo. Ayos! So, yun lang po. Ayan. Maraming salamat po ta nasama tayo dito sa vlog ni Kalinga Ruel of Malalag at kay Ruel of Malalag. Kalingap Dan at kay Juan TV Vlogs, yung aking kumpare na Mr. Pogi. May title na ngayon. Mr. Pogi 2023. So ayan, thank you kay Alex. Salamat sa yung payo. Good advice, pwede. Kung pwede din bali since grade 11 siya. Hingiin ko yung ano? Bali konting ano lang mga tips or advice galing sa isang grade 11 din na estudyante. Ako? Mukhang si Rachel to, no? Talaga naman, sobra to. Hawakan mo ang kamay ko. Ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Ako magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong pigilan ng saya. Hay nako guys, talaga namang binitin ko kayo, no? Talaga namang ano kayang i-advise ni Rachel dito kay Erica, at talagang ito pala yung first time nila nagkita, no? Hindi ako nagkakamali, no? Pero anyway guys, no, meron dito mga talaga namang laging nagpupuyat. Siyempre, itong mga fans ng Rochelle. So, sweet na talaga namang talagang pambihira, no? Katulad nino. Katulad nino ni Mayong Opeña. Sponsor yan, yan kasama yung bag niya. Opiala, ano, Opiala Jeline. Good evening po, Sir Mars. Si Kuya Alex Librada ay kapatid ni Super Tekla. Oh, kapatid. Danaya Nancy Vlog, ingatan sarili mo, abangers ako sa reaction mo. Salamat Ma'am Danaya Nancy Vlog. Remy Tansyongko, kapatid po ni Super Tekla Librada. Ay, salamat Ma'am Remy. Ha? Kailan guys, basahin natin itong ano. Tapos si ito, Guillerma Sekuya. Si Alice Librada ay kapatid. Yeah, sige, shoutout na lang natin, nabasa naman natin yon. Aha, sige, tingin pa natin yung iba. Tignan natin si Annabel Torres, shoutout, waiting daw. Ma'am Annabel, thank you so much sa pag-wait mo. Talaga nag-abang kayo. At syempre kay Ma'am Virginia Martin, ganda na pangalan. At Random TV, shoutout sa'yo bro. At Turaya Alazem, waiting. Uy, mukhang ano to ah, taga saan kaya si Ma'am ano? Ma'am Turaya Alazem, I don't know kung babae siya o lalaki. Parang ganda na pangalan niya, no? Unique. Parang si ano? Si Rachel, unique. Unique ang ganda. Aki Marco, kapatid yan ni Super Tekla. Salamat po. Limuel Capillanes, tama. Di ba sinabi ni Ryan na kung pwede siya ang maging partner niya? Ngunit sinabi ga na may partner na siya. At nagpupumilit ulit si Ryan dahil hindi darating ang partner, ika ni Rachel. Hindi pwedeng dahil darating yung si Ruel pala dahil may pahintulot na ang school. At dahilan tumulong din pala siyang mag-request. So nga, ibig sabihin si Ruel nagpaalam at the same thing nagpaalam din si Rochelle. No, so maaring dalawang ano 'yun eh, dalawang scenario ano. Maaring eto guys, ba't ganoon no? Baka magtanong iba. Sabi ni Ruel siya nagpaalam, sabi ni Rachel siya nagpaalam, sabi ni Trixie siya nagpaalam ano.
So, tatlong ano yung guys scenario. Maaari si Trixie nagpaalam. And then, syempre, hindi naman agad-agad na ano yun na hindi naman agad-agad yun na pumapahayag. And then, si Rachel, nagpaalam din siya. Or maaari si Ruel, nagpaalam din siya. So, talagang ano guys, no? Makikita nyo doon na talagang alam natin na talagang ano eh, talagang planado talaga eh, no? Talagang gusto ni Rachel. O, hindi naman planado. Talagang, yeah, according to the plan. Kasi, hindi naman niya ipapaalam kung wala sa plano yon. At the same time, nakita naman din natin si Ruel, no? Talagang nagpaalam din siya sa school. Syempre, pangat naman yung babae. Kunwari, kung ako principal, kung si Rachel lang, kunwari, nagpaalam si Rachel sa akin, babae. Sino ba yung dadali mo sa school? Eh, kasi ganito, ganyan, ganyan po. Yun ang di natin alam, no? Pero syempre, syempre, pangit naman sa school na, o bakit ikaw nagpapaalam? Nasaan yung lalaki? So, ibig sabihin talaga, guys, ano yun, si Rachel nagpaalam, and si Ruel nagpaalam din. So, ano yun, guys, no? Magkasunod yung papaalam. I think yun, guys, analyze ko lang yun, ha? Danaya na si shoutout po. Sarap kasi ulit-ulitin mga reaction mo. Iba send ko sa group chat ko at sa friends ko para damay-damay na kiligin. Grabe si Ma'am Danaya talaga naman. At syempre shoutout natin si Grace Yap. Boss kapatid niya si ni Super Tekla. Salamat Grace Yap. At si sino pa? Si Ace Kabatingan. Yes, Idol Mars, thumbs up done na po. Waiting again for your reaction kilig moment. At Leia Publico waiting. Good afternoon, Boss Marzano. Have a good day. OFW watching from Saudi Arabia. Shout kay Ma'am Leia. Ganda na pangalan. Publico. Ganda na pangalan yan. Apelido. Mildred Nercua, second thumbs up. Moonstar, thumbs up. Dan, waiting, kakaibang matuklasan. Grabe ang aming Dodong Ruel of Malalag. Super Max na gid is good. This love is forever. Talaga naman. At syempre, shoutout si Ma'am Risa Gahela. Ma'am Risa Gahela. Thumbs up, Kuya Mars. Salamat, Ma'am Risa. Ito talaga to eh. Team ano to eh. Team Puyator sa Team Marites to eh. Lian TV, Buhay OFW. Masyado talaga akong laging joyous reaction mo sa kanila. Ayan, abangan ko talaga mga reaction mo. Grabe. Nakakataba ng puso. Sobra ka. Lian TV, Bernard Rubianes. Nang dahil kay Ruel and Rachel Dan, subscribe na ako. Ang ganda kasi ng pag-react. Subscribe na ako. Ganda kasi pag nag-reactor ka ng Rochelle. Salamat, Boss Bernard. Talaga grabe ka. At Mary Jane Maga. I like you, Mars, as reactors. Klaro kasi at di ka mabibitin. Talaga naman. Sobra kayo, ha. Pero, Ma'am, thanks so much, ha. Mary Jane Maga, ang kukulit, ha. Sarap makasama mga ganito. Yung Rock. Si Ruel, si Alex, at si Kim, no? Rock. Si Mang Beng, nakakatawa si Mang Beng, oh. Beng de la Cruz, thank you so much, Shadow Merzano, sa bago reaction mo, eh. Nakalimutan ko, may isasampay pala ako. Pagtingin ko, nag-react ka, ayun, open agad. At nakalimutan ko na magsampay. Iba ang karisma ng Rochelle Idol. Grabe ka, ma'am. Baka maayari tayo ng amo mo. Pero thank you so much, ma'am. Arabiela Torres, silang tatlo, Sir Mars, ang team. Rock, Ruel, Alex, at Kim. At nakakatawa din yan silang tatlo. Grabe, sinusubaybayan ko rin sila. Ah, talaga ko, first time ko sila na ano eh, napanood eh, no? Pero tingnan natin guys, no? Tingnan ko yung mga ibang video nila. At mukhang nakakaano eh, no? Na good vibes din si, ano, si Boss Alex sa si Kim. Ganda ng ano, yung blending. Merong nagpapatawa, merong taga-report. Then merong isang ano, di ba? Si Ruel naman yung ini-interview. So ang ganda ng tandem nila. Honey May Joso. Hi sir, pa-shoutout po. Watching from Kuwait. Dami taga Kuwait ah. Ma'am Honey May Joso. Olivia Corpus. Correct po. Ang akala ko talaga si Ruel ang nakipag-usap. Yung pala si Rachel. Hi, pag-ibig nga talaga. Di ba? That's why ako, tapos na yun eh. Pero lumalabas guys ah. Hindi lang si Rachel. Baka isipin ng iba. Bakit ganun? Baka nagsinungaling sila. Hindi po. Nagpaalam si Rachel. Of course si Ruel as a lalaki. Magpapaalam yun. Kahit sinabi ni Rachel na, nagpaalam na ako, pinayagan ka. Siyempre, si Ruel, kung ako naman lalaki, kahit nagpinagpaalam ka, pinayagan ka ng teacher, as a respect, magpapaalam ka din. So, ganun yun guys. No? So, ano lang yun guys, opinion ko lang yun. Ha? Pero kasi sa akin ganun, at kilala naman natin si Ruel, napaka ano na ito. Eh, diba? Malaki ang respect sa ibang tao. Diba? Ma'am Olivia, salamat. Ma'am Honey at Arabiela Torres. At Florida Parel, kung umayaw lang si Rachel kay Ruel, baka ito si Erica, pwede rin. Matangkad and beauty
contestant doon, di ba? Pwede rin, no? If ever lang, ha? Guys, ha? Huwag nyo ano yung mapagkambulian. Normal lang na may mag-comment na ganun. No, parang ano niya lang yun. Curious, parang tawag doon. Ano ba tawag? Ano ba yun? Hindi ko lang yung term na dapat gamitin. Pero parang ganun, no? Parang naiisip niya lang yun. Rhea Rose, yes, sir. Pag-aari ng family nila si Sir David. Ah, yung school yung Zion, no? Mount Zion. Sa biblical yun, eh. At the same time, para sa akin, talagang, I think, mas malakas pa rin talaga appeal niya, no? Ni Rachel para sa akin. Iba yung ano, eh. Iba yung timpla, kumbaga, no? Meron kasi, ano, eh. Iba talaga yung chemistry. Na meron talaga, bagay sila. Pero yung pagdating, pag nag-uusap na, nag-aharutan na, doon mo makikita, eh, no? Pero sa akin, talaga ibang-iba yung ano. Ako, guys, di natin pinagkocompare, ba? Pagsimula ng ano. Pero yun lang na ano ko lang, no? Parang, kasi naisip ni Mom, eh. If ever daw hindi na ano ni Rachel si ano. Pero ganun pa man guys, talaga namang ako natutuwa lang ako kasi talagang professional si ano. Napaka-professional nito ni Ruel. Doon ako natutuwa. Talagang napaka-professional niya kahit sa ini-scout niya. Alam naman natin guys eh, 'di ba? Talagang si Rachel naman talaga, 'di ba? Lynn Ruiz, dati na-subscribe na kita dahil dito, dahil sa iniidolo ko na artista kay Angeli Reposposa. Ngayon, na-subscribe na naman kita dahil sa Rochelle. Oh, ang mga dati ko subscriber nagbabalikan. Olivia Corpus, shoutout po ma'am. Hello idol, ano na, naka-recover na po ba sa kakiligan? Ah, grabe. Amnasaib, si Sir Alex Rebrada, kapatid Tekla. Salamat po at si Nest TV, ang galing magdala ng damit ni Ruel. Kakaiba talaga ito magpinsan, Rob, Dan, Edu, at Ruel. Magaling nga talaga sila magdala. Ma'am Amnasaib, thank you so much ma'am at si Nest TV, shoutout po. Glessy Bacani, big blessing din si Rachel sa Kalingap simula nakilala siya, lalo dumami sa viewers. Agree ako dun? Supporters at subscribers ng Kalingap, nagkakasama-sama lahat ng members, tumaas ang views ng bawat isa, pati pamilya ni Rachel at Ruel nagiging close na. God bless po, di ba? Yun lang, pamilya na guys, usapan. Sabi nga, nakita niya ba yung, ano, yung interview ni Kim, ni VGM Kim, talagang kumakain, nagpupunta, tsaka pwede siyang matulog doon guys, di ba? Grabe yun. Ganun, ibig sabihin, ganun ka-trust si Ruel sa bahay, sa family ni, ano, ni Rachel. Makalimutan tayo. Si Ma'am Grace Subilla, katanggap lang niya yan. At Mila Lopez Cabaldo, hi idol, pa-shoutout po, shoutout natin na matindi. Si Ma'am Mila Lopez Cabaldo. Taga saan ka ma'am? Teresita Mendoza, mabuhay ka. BGS, keep up the good work. Go, go, go lang. Marami kaming nag-follow sa vlog mo. Good luck. God bless you always watching from Dubai. Sabi ni Ma'am Teresita Mendoza. Si Justin po yan. Niloloko nila yan kay Trixie. Parang top 1 sa klase. Ah, top 1. Trixie Justin. Ah, pwede, oh. Ah, pwede, pwede, no? Ma'am Mayra Milliares. Game na po, idol. Di dati na pong, ano? Hindi dadating na po si Amo watching from Hong Kong. Grabe, no? Hindi dadating si Amo. Natatawa kay Ma'am Myra. Ingat kayo, Ma'am, ha? At talagang galingin nyo sa pagtatrabaho, ha? At syempre, mag-ipon-ipon ng pera, ha? Syempre, nasa abroad tayo, guys. Hindi rin pang matagalan ng abroad. O, may yung Opeña, si sponsor yan, kasama yung bag niya. Wow. Opiala Jeline, good evening po Sir Mercy. Kuya Alex Ribada, ikapad ni Super Tech. Salamat po Ma'am Opiala Jeline. Danaya Nancy Vlog. Ingat, ayun, nabasa na natin pala to. Anyway, no, wala natin nakalimutan. At maraming salamat sa Diyos at talaga naman. At sayo-sayo muna tayo guys. Paro-paro DJ Yukes Idol. Anyway guys, simulan natin to. So ayan, nandito si ano. Mamaya advice ko lang. Oo. Kahit mahirap, tuloy lang po tayo sa buhay natin. Tsaka kahit anong pong mangyari, ano lang po na stay positive. Tsaka lagi po kayo mag-iingat. Ang ganda ni Rachel kahit naka-almas, no? Ang ganda ng mata niya, no? Gaganda na ako sa mata na ito kahit nakamask yan, no? Ganda, oh. Ano ba, di ba grade 11 ka? Ano ba yung pwede niyang Madilim lang, natakpan, eh, oh. Ginagawa na. Natatakpan lang, guys, eh. Pero ang ganda ng mata niya, ano din, no? Ni Rachel. Isang grade 11 na estudyante. Ano? Marami. Ano din, no? Hindi din madali. Mahirap. Kailangan mo din mas matyaga. Oo. Agree. Kailangan mo ng mahabang pasensya. Lalo,
Lalo pat ano, may mga that's good advice, ah. Hindi nakikipag-cooperate sa'yo. Kailangan mo mag-ano. Tama, pasensya. Kailangan mo yung mag-ano talaga, maging independent student. Galing. Totoo yun, no? Sa mga alanganing panahon, no? Sa pag-aaral. Misa may mga time talagang ikaw lang mag-isa gagawa, eh. No, may ganun, eh. Talaga naman. At totoo yung good advice yun. At guys, ah, maging independent student ka. Agree ako dun. No, naranasan ko yun, eh. Ayan. Ano bang nararamdam mong Erica? Sa mga sinasabi ng ating mga ano ngayon. Yung tagapayo sa iyo. Na-realize ko din po na mas okay po talaga siguro kung mag-aral po muna bago po mag-trabaho. Oo, aral. Para din po sa future po. Para mas makatulong po po, lalo ka na lola po. Kasi kung makapagtapos ka ng pag-aaral, mas madali kang makahanap ng trabaho nun, di ba? Totoo. Mahirap po ngayon. Di na po ngayon basa-basa po makakapasok po pag di ka po nakapagtapos. Tsaka habang bata, mag-aral ka. Pag, as long as may opportunity ka, mag-aral ka, pili mo yung pag-aaral. Kasi talaga iba rin naman talaga yung nakapagtapos na pag-aaral, di ba? Lalo pag may chance ka, grab that opportunity. Kasi talaga hindi habang buhay, malakas ka eh. Pag tumanda ka na, ma-feel mo na, not unless ano ka pa rin, decidido ka. No? Pero pag may edad ka na, medyo, lalo pag biglang babae ka, no? Hindi natin masabi kung makapag-asawa siya. Tapos kung kailan gusto niya na mag-aral, hindi na pwede kasi may anak na siya. So habang bata pa at may opportunity, no? Aral lang. At the same time, nandiyan naman yung kalingap. Doon ako natutuwa kasi ang hirap din naman sa side nila. Kunwari, aral siya, then walang tutulong. Mahirap yun. Siyempre, mas pipiliin ko pa rin magtrabaho. Kung ang tatanungin, guys, ah. Real talk lang. Pero kung dito, dahil sa nakabackup yung kalingap, piliin mo mag-aral. Tapos, tutulungan naman ng kalingap itong family niya. So, di ba? Mas madali, di ba? Anyway, tuloy natin ito, guys. Yung mga trabaho ngayon talagang meron ng mga diploma na hiningi o kaya mga certificate na nakapagtapos ka ng ganyan. Kasi kung magtrabaho ka doon sa Maynila, tapos yung tinapos mo is high school, bali yung bagsak mo doon o yung trabaho mo, magiging trabaho mo is yung katulong ganyan, no? Di ba? Kagaya din ng tita mo na nagtatrabaho sa Maynila. Pero grabe din yung trabaho noon, di ba? Ano ba yung papasukan ni Erica sa Maynila? Bali isang kasambahay sa isang bahay. Kasambahay. Di ba yung all around yun, grabing trabaho yun. All around? Nako, pakahirap nun guys. Pag narinig ko nung salitang all around, tapos naalala ko pa pag yung linisin mong bahay, up and down. Up and down guys, ang hirap nun. Tapos ang amo mo pag ano, pag nag-check ng ginawa mo, gaganunin yung ano, pader, oh. Okay, yung handle ng hagdan. Nako, pag may dumi, pagagalitan ka. Ikaw magluluto. Tapos yung ang hirap, actually ang hirap pag malaking bahay yung papasukan mo, nako po. Matatagtag ka, sobra as in, mapapagod ka. No, kaya ang hirap din eh. Kaya talaga ito napakalaking opportunity nung ano, ino-offer dito nila Ruel. Sobra guys, talagang ang ganda. Oo, nagagandahan talaga ako sa ino-offer nila eh. Kaya huwag siya matakot, then tuloy niyo 'yung pag-aaral. Talagang panalo to, guys. At tuloy natin to, guys. At mag-aaral ka pa noon. No, 'di ba? Medyo ano din sa iyo. Baka mas lalong masira yung ano mo, mata mo. Kumusta na ba yung paningin mo ngayon mula mo po? Okay. Ano po yung grado ko po? 600. Ano, grabe, no? 600? Labo? Nagsimula po yung bata pa po ako. Grade, ano po ako? Grade 3 po. Kawawa din, ano? Pagkatapos nung diba nagtrabaho ka din doon sa Maynila? Kawawa, ano? Kaya mas lalong masira siguro. Nung nagpasa daming po ako, akala ko po magiging okay po yung paningin ko. Tapos, nung nasukatan na po ako nung ano, parang dun po, lalong mas lumabog po yung ano ko. Kasi siguro nasanay ka na dun sa salamin mo na medyo makapal. Yeah. Kaya po ngayon po, pag inaalis ko po yung salamin, nahigil lang. Hindi ka po masyadong. So, ayan. Wawa din, ano? So, ngayon, yung pinunta din namin ngayon is para din ipaabot itong pinabigay ni Auntie Ami. May pinabigay po siya na para daw sa inyo, no? Para mapachip up si tatay.
o kaya si nanay, no? Sa iyo. So, ito po, nagbigay po siya ng 5,000 para po sa inyo. Naimbagay yan, no? Salamat. Galing po yan kay Auntie Ami. Maraming salamat, Maya. Pagkita kaya tayo yung tawag ko. Pero pangarap niya talaga tayo no, na mapacheck up si nanay para din malaman din yung sakit karamdaman niya. Dapat talaga to check up. Kasi mahirap yun kung bali nagpapaano lang kayo, hula-hula lang, ano-ano lang yung iniinom yung nagamot. Galimang advice ni ano, no? Ni Roel. Oo nga, hindi yun talagang nakakatulong. Nakakatulong man minsan, pero yung talagang sa loob na... yung karamdaman talaga niya na... Kasi may mga gamot naman, may nagagawa ng mga albular, lalo yung sa mga pilay, minsan... Kasi may ganun, naranasan ko yan. Mas marunong sila sa ano, sa mga pilay, pero sa loob, yung internal, iba na usapan. Siguro mga mild, ano, pwede, ano. So, hindi, wala naman ako alam sa mga ganyan, guys, sa mga medical. Kailan nasabi ko lang na marunong sila sa mga pilay, kasi parang yung... May kamag-anak kami na gano'n nagpagamot sa albularyo. Parang may pilay siya. Pero syempre guys, iba pa rin ang doktor. Mas pipiliin ko pa rin yung doktor, di ba? Eh syempre dito sa ganitong lugar, di ba? Ano ba yung meron lang sila? At yung abot kaya ng kanilang budget, di ba? Kaya ito yung nakakalungkot na sinasabi ko. Eh, dapat ang gobyerno meron nag-i-scout na parang ganito sa Kalingap. Para... Ano eh, para yung katulad nito, sila nanay, hindi na nakakapagpa-check up. So at least may libreng check up. Kaya lang, ang nagiging problema ata nauubos yung mga doktor sa Pilipinas. Konti na lang. Siyempre, iba, may mga doktor, mas gusto pa rin nila sa private kasi malaki ang sahod eh. No? Meron mga doktor talagang pinipili nila na maging, ano, maging sa public. Kaya lang, pag nag-doktor ka sa public, as in, talagang minsan, sarili mong pera ay nilalabas mo para lang makatulong. Kaya lang, syempre, may mga doktor, kailangan din naman nila mag-invest para sa sarili nila. Kaya minsan, hindi mo rin masisi, talaga na yung gobyerno talagang kulang din, no? Pero syempre, sabi nga nila, basta may dahilan, ano, may gusto, may paraan, di ba? Tuloy natin to guys. Sakit. Oo nga po. So, balak niyo po na yun ay tayo na ipacheck up po si nanay. Pero ikaw po, kumusta po kayo ngayon? Magaling naman. Magaling naman po. Magaling ako. Pero, nakakati-kati pa rin. Pero, balot na bagay ng laki bagay ang tiro dyan. Pero sa ngayon po, meron pa? Kakunti sa likod, kakunti na lang. Meron pa yan. So, ayun po. Saan yung mga apo muna maliliit? Nandyan, nakalilig yan po. Baka may ano, may mga ano ko dito, mga barya. Tawagin mo tayo si mga ano. Oy, po kayo. Mga apo niyo. Bait niya no, Ruel no. Patingin niyo guys ha, sinabi niya kahit mga barya, kumbaga parang kahit barya 'yon. Malaking bagay 'yon, no. Sabi niya, may barya pa ako dito. Para lang maibigay, sayang, 'di ba? Kahit sabi mo barya 'yon, guys, laking tulong 'yon ha. Para sa bata, yung bata lang bigyan mo 2 piso, masayang-masaya 'yan. Ganoon kami nung bata kami, naalala ko lang. Tuloy natin 'to, guys. Ilan po 'yan sila lahat, tay? Ay, Nay, ano pong masasabi niyo po, Nay, kay Auntie Abby? Luwa-luwa si Nanay, ah. Nagpaabot po ng parapapag. Grabe, ano? Salamat sa iyo, Ami. Na, ay, ano na kami sa... Wawa, ano? Ano mapatsikap ako talaga sa Lunis dyan, Kung ikaw yung Ami, no? Sinasabi, salamat, Ami. Siguro kung ikaw yung Asi, Ami, maano kayo. Ang sarap sa pakiramdam. Nakatulong ka, tsaka biri mo. Napaiyak mo yung matanda sa tuwa. Sarap na itong piling na ito guys, di ba? Sobra to. Wala nga yung sarado ngayon. Kung ano akin maanog sa tinangkot, minsan yung ganyan ko. Yung nahihirapan akong huminga. Hindi pa ka naging... Sana po makakatulong yan sa inyo na ina. Kaya nga po. Maraming salamat po. Sa pagbigay mo sa amin ito. Thank you po, Auntie Ami and si Erica po. Malapit sa lola, no? Anong mensahe mo kay Auntie Ami? Ano po? Maraming salamat po kasi po. Ano po? Andyan po kayo para po tumulong po sa amin. Mahirap po. Kayo po yung naging instrumento po namin. Salamat po kasi kayo po yung naging instrumento.
sakramento po ng Panginoon po para matulungan kami. Nakakaawa din, no? Emotional si Eric, ano? Dahil sa... Pero nyo guys, 5,000 lang yan, ha? Iba, pambili lang sapatos yan. Pero sa kanila guys, talaga iniiyak kanila. So, grabe talaga yung ano, no? Kaya sarap na yan, eh. Buti talaga may mga kalingap, ano? Nakakatulong sa kapwa. Siya, syempre, yung mga kapwa OFW natin. At syempre, yung mga kapwa Pilipina natin, no? Talaga nagbibigay sa mga ganitong... ano no, sa mga ganitong programa or mga vlog no. Nakakatuwa to eh. Kaya sarap mag-react din talaga ng kalingap na minsan nabubuksan eh. Nabubuksan yung isip na nakikita. Kumbaga parang kasi ako nasa abroad ako. Bihira ka makakita ng ganito guys eh sa bansang mayaman tulad ng Singapore. Bihira, meron dito mahihirap no. Pero napoprovide ng gobyerno yung pangangailangan. Pero sa atin, kaya kumbaga kung ako, hindi ko bihira ako makakita ng mga ganito. Sa Pilipinas talaga marami. Dahil nakakaawa. No? Sobra to. Anyway, tuloy natin to guys. Natanggap po nilang biyaya. Galing po sa ating sponsor. Kaya po, labis po yung pasasalamat natin. And ito po yung mga mga apo po ni tatay na magaling niya na po mga... Ang pupugi tsaka ang cute din yun. Ang puputi. Ganda ng mata. Ito, anong pangalan? Ang ganda mo? Mata oh. CJ. Sila lang ngipin eh. Ilang taon ka na? Mayayin eh. Ilang taon ka na? Lalaking anak ko ah. Namiss ko bigla. Ilang taon? Kuya? Apat. Ano sila? Magpipinsan sila. Oh, ayan o, kay CJ. Oh, wala kay binigay ah. Oh, magkano to? 100? Ang laki niyan sa amin noong araw, 20 pesos. Kaya tuntua kami, kaya 5 piso, no? Yung 5 piso. Ay, tuntua kami noon. May 5 piso lang kami, kaya 2 piso yung hexagon, yung malaki. Tuntua kami noon, pambili kami ng hopia. Tsaka soft drinks. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun, nahulog yung isa. Ayan, ito. Anong pangalan mo? Yani po. Yani. Magkano yan? Ang ganda rin ng mata. Nakikasin niyo, magaganda yung mata nila eh. Yani. Kit eh. Hindi mo alam. Alamat po. Para kay baby. Ayan baby. Oh. Dami pang candy niya na. Baby. Ngayon ko lang ito nakita. Ang ganda rin oh. Zoe. 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 Ganda na pangalan. Ayan. Oh. Sosyalan ha. Kay, ay tatlo kay Zoe. Baby oh. Ayan. Oo. Si Apple. And para din sa isang pinsan nila. Kikit eh, no? Si Big Boy. Ano pangalan mo, Toy? Jeremy. Jeremy. Ano masabi niyo? Salamat. Very good. Tagtagan natin. Ay, grabe. Nagbibigay. Ay. Na lang po. Si Dan. Nagbigay. Nagbigay si, ano, si Kalimantan. Ati-ati na lang. Blessings. Ayan, thank you so much po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Oo. Ay, meron pa pala. Wala anong barya si Kuya. Pero... Talagang sinaid na ni Ruel. Kahit naman ako gagawin ngayon, pag yung mga bata, ganyan. Barya lang naman, bigyan mo na. Atawa. So, sinaid. Ayan, meron akong ibibigay para kay, ano, kay Kenji. Ayan, oo, para kung ano mong bilhin nyo, para dyan. And kay Erica din. Para din sa pang-araw-araw din ninyo. No? Sa ano yung binigay na payo kanina, sana makakatulong yun, no? Para din makaisip-isip ka na kung ano talaga yung mas importante. Kasi kung halimbawa ngayon sa panahon ngayon talagang ano din, pahirapan din siguro sa paghahanap ng trabaho, ganyan. Oo, oh, to. No? So, mas okay siguro kung mag-aral muna, no? Baka din makita din ito ni Kalinga Prab and gawin ka din yung scholar. Pwede. No. Actually, pwede nilang gawin itong scholar. At the same time, pwede nilang gawin nilang talent. No? Actually, pwede na silang mag-ano eh. Parang host. Mag-hosting, no? Parang dating na ganun. Pwede guys, kasi nag-scout naman sila. Then may tsura eh. No? Sama si Rachel, sila, gawa silang team. So, yun lang. Pwede na silang kumita eh. No? Pero anyway, let's see guys. Pero syempre, mas maganda magpukas pa rin sa pag-aaral. The best talaga yun. Naghahanap din si Kalinga Prab ng talagang deserving na ano na estudyante na willing mag-aral, gagawin yung scholar. So, yun lang yung mga ano lang namin sa iyo, maipapayo sa iyo.
Di man namin bali kinokontra yung plano mo na gusto mo mag-aral kasi din sa pamilya mo dito, pero sana maisip mo din yung pang long term na ano na makakatulong sa inyo. Yung nakakabang bata, ano? Sige lang po nag-asikaso na, nagsumusuporta po. Patay na pala yung tatay ni Erica. Sige po, no? So, ayun po si nanay. Nay, mapacheck up na po kayo ngayong Lunes, no? Sana po, hindi mas grabe yung, ano, nay, resulta po ng inyong, ano, mga result ng test. Nay, no? Pero, pilitin niyo pong makakain po, nay, para din sa inyo yun. Nakakain ka naman po. Unti-unti lang, hindi ako makadami ng kain. Dibdib, mga sakit. So, yun lang po mga kalingap, no? At, well, tag-back ko lang ito. Ay, grabe. Pamasahe din, no? Bigay po si... thank you kay Alex Librada. Opo. Ay, grabe. Mr. Pogi, nagbigay po ng ano tulong. Thank you so much. Salamat po sa mga kasamahan po namin dito, no? Tay, masaya po kayo? Ay, sobrang saya. Pag, talagang ngiti ni tatay, talagang masaya-masaya, no? Ayan, no? Talagang mangyayak-ngayak po, masaya siya, guys. Nakakatawa lang. Ano, pag matikap sa asawa ko, Lunes, matutuloy na ako niya. Malalaman ko anong naramdaman niya. Salamat sa inyo. Opo, walang anuman po. Galing, ano? Ano lang. Pangalagaan niyo po yung kalusugan ninyo, no? Kasi nga po, kayo lang yung inasahan dito. Tapos huwag pabayaan yung ano niyo po tayo, yung kalusugan niyo, no? Kagaya ngayon, talagang ano na po, bagyo na. Oo nga. Oo. So, malapit sa ano, no? Malapit sa lola tong mga bata. Ano, nakakatawa. Mabait siguro tong lola. Malaki inahag eh, no? Mag-iingat lang po kayo dito, tayo, no? Opo. Dito po yung mga anak ko. Nay, mapunta na din po kami. Nay, no? No. Mag-iingat din po kayo. Opo. Bait eh. Ingat kayo, ingat kayo. Sige po. Sige po. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat po sa pinagayon niya po sa amin. Dito medyo payat pa si Erica, napansin ko, no? Hindi yung kaka-upload ni Kalinga Prab na vlog nila. Medyo mataba-taba na siya. Ito, payat siya dito, guys. Eh, no? Siguro dahil sa mata rin, no? Ayan, no? Payat siya, oh. Pero ngayon, ano na siya, malaman na siya dun sa latest vlog ni Kalinga Brab. Anyway, tuloy natin to. Laging tulong na po yan, no? Rachel. Nakikita mo siya sa video? Opo. Ah, napapanin si Rachel. So, masabi mo, nakita mo na siya personal. Ang ganda niya. Oo! Nakamas pa yan. So, ayan. Ang ganda siya kay Rachel. Maganda si Rachel, guys. Yung mata. Ano, pag nakait na amas, maganda pa rin. Eh. Maalis na kami. Baka mas lalong lalakas yung ulan. No? Ingat lang po kayo dito. Sige po. Benji, alis na kami. Sige po. Thank you po. Ate. Ayan po. Sige po. Ah, meron pa yung ate din. Mata, bye-bye. Bye po. Bye-bye. Thank you. Ayun, no? Nakita nyo guys, no? Ulitin natin, ha? So dito, mapapansin ninyo. Ulitin natin. May napansin lang ako. Ulitin natin, ha? Bye. Bye po. Bye-bye. Thank you. Yun, no? Nakita nyo guys, no? Ano napansin nyo? At may mapansin kayo rito. May napansin ka agad ako, eh. No? Napansin ko dito sa video. So nagpapaalam na lahat, no? Nagpapaalam na lahat sila. And then, nagulat ako yung tatlo. In split seconds, nakita ko yung tatlo na saunahan na, eh. Pero sinong huli? Sino ang huli na naghintay kay Ruel na umalis? Pagtingin ng camera, dito, sakto si Rachel, palabas na. Ibig sabihin, nag-iinihintay niya si Ruel. O, dito may papaisip ka. Although, hindi naman, ano guys, ha, isipin nyo, ano lang to guys, ha, opinion ko lang to, ha, ano lang natin, no? Kasi ako tatanungin, bakit mo siya ihintayin kung wala lang naman kayo? No, wala naman kayong relasyon. Ba't mo siya ihintayin? Eh, pwede man nang umahuna ka na sa kasama mo yung tatlo, eh bakit si Ruel hinintay mo pa? Ah, di ba? Yung huling video na to guys, para sa akin the best. Talagang aakilig na naman. Ulitin natin guys, ang bilis lang eh. Ang bilis oh. Ulitin natin ha. Thank you. Yan o, nakita niya yung tatlo na sa harapan, then si Rachel nandito, hinihintay niya si Ruel.
O, di ba? Kayo na magbahala mag-isip, guys. Di ba? Nakakatawa lang, no? Maraming salamat sa inyo. Yun, no? Ay, anyway, guys, maraming salamat sa Diyos. At talaga naman, natutuwa ako sa video. Yung last, umabol pa yung last, eh. Talaga namang sobra, eh, no? Hawakan mo ang kamay ko. Ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Ako'ng magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga... Anyway, guys, talaga namang napakaganda nitong vlog na to, no? Napakakonti lang ng ano, ng exposure dito ni Rachel, pero guys, nagbigay siya ng good advice, pero bandang huli, nagpakita ng clue, no? Ilang months to? Ang ano na ito, month, na-upload to is 1 month ago. 1 month ago, pero 1 month ago, ganun sila ka-close ni Rachel, no? Diba, kung saka makakita, guys, eh, ano lang to, ano, opinion ko lang, no? Saka makakita na yung isang babae, no, na ang isang babae, eh, ihintay mo, eh, may mga, kumbaga, kung wala lang naman kayo ni Roel, eh, bakit ihintay mo pa siya? Diba? So, dito talaga naiisip ko na talagang, ano, na talagang may something na sa kanila, Roel and Rochelle. Sana, ano, no, makita pa natin si Rochelle saka si Roel na magkasama sa, ano, sa pag-scout. Although, no, the problem is, nakapokus kasi si Rochelle sa pag-aaral, kaya talagang imposible. Pero si Roel, ha, talagang, ano siya sa scout. Anyway, guys, this verse, sa nyo, guys, samahan ninyo dito, guys, sa aking next video reactions dito, no, sa kay Boyce, no, at syempre dito kay Ruel of Malalang at kay Rachel. And this Marsanyo, again, samahan ninyo dito, guys, sa aking next video reactions. And to God be the glory, guys. Bye bye. Namo pala pag tumawa ang iyong mata, hinahabol ko ang bawat mong tingin, ngunit ito'y di mo napapansin. Wala akong maipagmamayabang, porma ko'y pasimple-simple lang. Kali, ikaw na lang ang katabi.